Hello. Ayan na. Magsenda ako ng pic. Ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. Matapos lamang ang 3 araw na pakikipag-chat, nakipagkita ang 13 taong gulang na si Sofia sa lalaking si Nico. Sabi rin naman ng mga kaibigan ko, mabait ka daw. Kaya pumayag ako. Thank you pala sa pamerienda. Wala yun. Pagkatapos ng kanilang meet-up, ayon kay Sofia, nagpasama si Nico sa kanyang pinapasukang trabaho. Samahan mo muna ako, ikukunin lang ako. Hindi talaga pwede, baka hanapin ako eh. Sige na, sandali lang naman tayo. Samahan mo muna ako. Hindi na. Sinabi niya po na may kukunin siya dun sa festa ng tito niya. Mula sa Baguio City, dinala ni Nico si Sofia sa isang furniture shop sa bayan ng Sablan sa lalawigan ng Benguet. Pagdating sa naturang shop, Tiga. Nasaan yung tito mo? Siguro lumabas lang. Tiga, tayo. Apo na kasi, baka hanapin ako ng tatay ko. Sandali lang naman tayo. Dinala niyo po kami. Ako sa kwarto. Doon niyo na po ginawa. Dahil sa takot, wala nang nagawa ang batang si Sofia. Wag! 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 Muna ako! Maawa ka sa akin! Huwag ka nang tumiglas! Wag! Ano ka ni? Panisin mo na ako! Sandali lang to. Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Tinaktanak kamay niya yung bibig ko. Tapos, beses niya po ginawa. Tandaan mo yung picture mo na nakahubad sa cellphone ko. Gusto mo bang makita ng mga classmates mo yun? Ha? Tumimik ka. Unang nakita, no? Kapag ito, may ibang nakaalam, ikakalat ko yung mga pictures mo sa akin. Ayon kay Sofia, matapos siyang pagsamantalahan, binigyan umano siya ng suspect ng cellphone para mas madali siyang makontak nito. Pamasahin mo. Sige na. Guys, ka na. Ayon sa ama ni Sofia na si Elmer, dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi niya na po na ang ilang pagbabago sa anak. Co-construction kasi sa buong araw, maghiwaiwalay kami. Sa gabi naman, doon kami magtipon-tipon. Doon kami mag-dinner. Tapos pag umaga, pag madaling araw, hinahanda ko naman yung mga baon nila. Tapos umaga, maghiwaiwalay na noon kami, magkapo. Sa loob ng 2 buwan, naging sunod-sunuran daw si Sofia sa gusto ni Nico dahil sa takot. Natawag siya! Ano ba to? Sabihin mo may klase ka. Sige. Hello. Hindi talaga ako pwede. May klase ako eh. Wala akong pakialam. Huwag ako lukuhin. Alam ko schedule mo. Pumunta ka na rito. Hindi talaga ako pwede. Gusto mo bang isumbong kita sa tatay mo, ha? Gusto mong malaman niya yung mga pinag-aagawa mo? Pinag-aagawa natin, ha? Sige. Pupunta ako. Bakit rin palang dalawang drama?
pinagbantaan niya po kasi ako. Pantaan niya daw po sa school. Totoo ka ng ano? Apo. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko nga na nasa eskwela na ko eh. Ha? Sumasagot-sagot ka na ha? Hindi mo ba? Hindi ko tututuhanin yung mga sinasabi ko. Ano kaya sasabihin ng tatay mo pag malaman niyang nandito ka? Ayoko naman talaga pumunta dito. Pinilit mo lang ako eh. Eh paano yung mga nude pics na pinadala mo sa akin? Nasa cellphone ko pa. Gusto mo? Pakita natin sa tatay mo. Liga, tanda na. Wag! Pakita natin tatay mo, liga! Wag! Liga! Magagalit yun eh. Meron naman pala eh. E di, sundin mo na lang yung mga gusto ko. Paulit-ulit daw na ginahasa ni Nico si Sofia sa loob ng pinagtatrabahuang furniture shop. O, 4 times niyang rinave yung bata, ang kapalit is cellphone and pera. Ang lola ni Sofia na tinawag naming si Lourdes, napansin ang pagbabago sa kilos ng apo. Napansin ko yung cellphone. Sabi niya, binigay po yung kaibigan ko din. Tapos, pero sa isip-isip ko, nagdududo na ako. Mm. Oh, Elmer! Pasok! Aba! Magmano muna kayo sa lola niyo. Ang lalaki na ng mga ito! Lalo na to si Sophie! Dalagang-dalaga na! Bata pa yan, tita! Ako! Eh, binabantayan mo ba itong mga dalagita mo? Siyempre, bantay sarado sa akin yan. Nakikita ko kasi na gusto niyang nag-aasya ng lipstick. Sabi ko, tabata mo ba mag-lipstick ka? Tapos gusto ba niya mag-polish? Tumawa lang, hindi man tumawa, parang ganyan. Pero nakikita mo, something wrong. Nababasa ko yung mukha niya. Something wrong. Pahayag ni Lourdes, 15 ng Abril, taong kasalukuyan, sa kanyang bahay sa Baguio, natulog ang pamilya ni Elmer. Kinabukasan, 16 ng Abril, maaga raw na nagpaalam si Sofia para umalis. Lola, alis lang po ako. Sofia, parang ang aga-aga naman eh, pusturang pustura ka. Nang lumabas kasi nakasandal, may takong na maliit. May gagawin lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Gusto mo? Ihatid kita doon. Ihatid ka natin? Hindi na po. Malapit lang naman po bahay niya dito eh. Sigurado ka? Opo, okay lang po ako. Sige, mag-ingat ka ha? Opo. Nagpaalam yung anak ko. Di sana ako papayag. Pilit niya. Barkada na daw yung mga girl. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Ito naman si tatay, malambot ang puso. Binigyan ko lang pamasahe. Pahayag ni Lourdes, pasado 4:00 ng hapon nang umuwi si Sofia. Pizza. Wow, ate, pizza! Pagtataka ni Lourdes, iba na ang suot na damit at sapatos ng apo. Parang nag-change outfit ka yata. Nabasa po kasi kanina ng soft drinks, kaya nagpalit ako. So, pati sapatos mo? Dito na lalong lumakas ang kutob ni Lourdes. Tinanong ko, magkano yung bili mo ng shoes mo? 1,500 sabi niya. Tapos, saan ka nakuha ng pera na kuan pambili ng pizza? Sabi niya sa mga kaibigan niya. Halika. Sa puntong yun, masinsinang kinausap ni Lourdes ang apo. Sofia, sigurado ako, hindi sa bahay ng kaklase mo ikaw nagpunta. Oh. Saan ka ba nagpunta? Lola. Sofia,
Gusto ko lang malaman ng totoo. Saan ka ba talaga nagpunta? Sa boyfriend ko pa, Lola. Nagtatanong pa rin ako, sabi, "Uy, siguro may binigay ng boyfriend mo yan, ano?" Sabi ko, "Opo," sabi niya. "Oh," sabi ka naman. "Ilan taon yung boyfriend mo?" 20 po, sabi niya. "Anong pangalan niya?" "Nico de la Cruz," sabi niya. "Saan kayo nag-meet?" "Sa FB daw." Dito na ipinagtapat ni Sofia ang pang-abusong ginawa sa kanya ni Nico. Bakit nanginginig ka? Lola, may nangyari na po sa amin. Pinilit niyo lang po ako. Ayoko naman po talaga eh, pero wala akong nagawa, Lola. Huwag niyo pong sumikit, tatay. Sofia! Ano? Alam mo ba na pinagsamantalahan ka ng lalaking yun? Ha? Huwag niyo pong sabihin. Hindi, kailangan malaman to ng tatay mo. Kung boyfriend mo, may nangyayari ba sa inyo? Opo, sabi niya. May nangyayari ngayon? Opo. Oo. Kaso naman pala eh. Pahayag pa ni Sofia sa kanyang Lola Lourdes. Nagkita sila ni Nico noong umagang yun. Dito raw siya muling ginahasa ng suspect. Siya nga pala. Pizza. Dali mo na. Bigyan mo kung sino man ang gusto mong bigyan. Pizza. Oo. Oh. Wala man lang pa salamat. Salamat. Sofia, ang bata-bata mo pa! Huwag yun na lang po sabihin kay tatay. Hindi makapaniwala si Lourdes sa narinig mula sa apo. You cannot imagine how I feel that way. Nang pinagtapat yung bata na may nangyayari sa kanya, pumasok ako, nag-iiyak ako sa kwarto. Elmer! Ay hindi, kailangan malaman to ng tatay mo. Elmer! Tita! Oh, Akala ko ba? Inaalagaan mo to mga apo ko. Bakit to? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo? Sa piya na to? Wala kang alam? Akala ko ba inaalagaan mo ang anak mo? Ha? Kita ko, sabi niya, ano bang ginawa nung ginanyan ang inapatanak dito? Ano bang ginanyan? Sabi ko, bakit? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo. Bakit mo naman kasi hinayaan ko sa apo ko, Elmer? Agad nagdesisyon sina Lourdes at Elmer na isuplong sa otoridad ang lalaki na umabuso kay Sofia. Habang papunta sa istasyon ng pulis, nagkataong tumawag si Nico kay Sofia. Siya ba yan? Opo. Sige, i-speaker mo para marinig natin yung... At gusto na namang makipagkita. Hello? Saan ka ba ta? Andito kasama yung auntie ko, pero iiwan ko siya mamaya. Bilisan ko! Alasaan ka? San Luis! Ang sabi mo, Monam? On the way, tumawag yung lalaki. Pinapagalitan siya. Nasaan ka? Mo, nasaan ka? Ginaganyan. Gigil ako sa'yo. Ano ba yun? Sapakin kita. Ginaganyan. Magkita pa rin ba tayo doon? Sa dati natin pinagkikitaan? Kagigil ka. Nandito ako sa bro ng Wilson mo. Dinig na dinig ni Lourdes at Elmer kung paanong pagsalitaan, murahin at pagbantaan ni Nico si Sofia. Sabi na sa Bonham kay. Oo. Nandito ako sa may ng babay. Sa kanyang banda. Minumurot na yung anak ko. Kung malapit lang sana eh, feeling mo yung galit ng sukdulan na hindi mo dapat karapat dapat buhayin. Walang buwang sa mundo yung mga ganun tao. Ang ginagawa mo dyan? Kasama ko nga si auntie kasi nga takot ako umuwi. Bilisan mo! Sa pakinggan kita. Pikit mata lang na pinapakinggan ko. Mahuli ka lang. Dumiretso sa Baguio City Police Station 7, sina Lourdes at Elmer kasama si Sofia. They showed us video clips na tumatawag yung alleged suspect doon sa minor victim, no? Maririnig mo doon sa video na minumura niya, tinatakot niya ang minor. Kaya pinipilit naman itong accused na gawin ulit, pero ayaw na nung bata. At kung hindi makikipagkita, banta ng suspect kay Sofia. Sige, kapag hindi mo gusto, meron akong ipapakita sa'yo at pati rin mga kasama mo, ipapakita ko ito. Dahil dito,
isang entrapment operation ang agad na ikinasa ng Baguio City Police Station 7 para mahuli ang suspect na si Nico de la Cruz. Galing. Kanina pa ako naghihintay dito. Sabi ng bata, andun siya sa main entrance. So, dinescribe niya na may hat siya, naka black pants at gray sweatshirt. Bakit to? Nakakala pagkagasa. Walang hiya ka, Sianan! May karapat ang kamarulit. Walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo sa ako? Sige na! Ulihin niyo na yan! Pinapitan ko agad siya. So, and then sabi ko, may reklamo sa'yo, and then I pin him down. And then, sabi niya, hindi ah, bakit? Wala akong ginagawa. So, nagre-resist siya. Eh, sabi ko, may rinip ka. Sabi niya, hindi ah, may relasyon kami. Sa presinto, nakaharap ni na Lourdes at Elmer ang suspect na si Nico. Anong? Naka-record pa dito kasi sinabi mo na sasapakin mo siya. Bakit mo siya sasapakin ng baka? Sige. Ay, naku, Diyos ko. Talagang galit na galit ako. Alam mo, gusto kong sakalin. Gusto ko talagang sapakin. Nasira daw ang buhay niya. Sabi ko, hindi. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang magdusa. Dahil hindi kita mapapatawad kahit kailan. Pangarap mo sa anak ko, sinira mo. Paano mo nakilala? Dito na rin nabisto na hindi Nico de la Cruz ang totoong pangalan ng suspect. Ang totoong edad ni Nico, 40 taong gulang. Taliwas sa sinasabi niya kay Sofia na siya ay 20 taong gulang pa lamang. Depensa ng suspect, may relasyon sila ni Sofia. Ang sabi niya, magkarelasyon daw sila. Ano, ilang taong ka na? 42. Kaya doon ako nagalit talaga. Patricia. Sa imbestigasyon ng mga polis, lumalabas na tubong Valenzuela City ang suspect. May kinakasama at may anak. Sabi pa niya, pananagutan ko. Tapos tinanong ko siya, may asawa ka ba? Eh, meron daw pero hindi sila kasal. God forbid me, pero gusto ko nang patayin eh. Sa medical legal examination na isinigawa ng Regional Forensic Unit ng Cordillera, positibong ginahasa si Sofia. So following day, nagkaroon na ngayon ng medical examination. Nag-positive na meron silang laceration yata yung bata. Harap sa harap. Dahil dito, sinampahan ng 4 counts of rape ang suspect na si Nico. Gumaan po yung pakiramdam ko na nahuli. Nahuli na po siya. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng pahayag pero hindi na kami pinayagan ng pamunuan ng BJMP. Paalala ng otoridad, huwag basta magtiwala sa mga makikilala online. Sa mga parents, dapat bantayin natin ang mga anak natin. Tingnan natin kung ano yung mga whereabouts niya. Sa tulong ng kanyang ama at ng kanyang lola, patuloy na bumabangon si Sofia mula sa mapait na karanasan. Pangako ni Elmer, ilalaban nila ang kaso hanggang dulo. Ang gusto ko sa mangyari sa suspect na yun, dapat sana pa magdusa habang buhay. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.